Araw mga idol, Casemiro versus Naoya Inoue ay matutuloy na nga ba sa bansang Saudi Arabia? Pag-usapan natin yan mga idol. Martin versus Filipos, mukhang nangangamoy na. Yan ang ating pag-uusapan mga idol. Pero kung bago naman kayo sa ating YouTube channel, baka pwede makahingi ng isang like, subscribe at pakipindot na rin ang ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong video na katulad nito. Well mga idol, kahapon po ay nagkapirmahan na po tinaguri ang monster ko noon ng Japan na si Naoya Inoue mga idol dito sa promoter ng Saudi Arabia na si Al-Arshik mga idol, na kung saan ay 3 billion daw. Grabe naman yan mga idol, na kung saan mga idol ay talaga namang marami ang nagulantang sa balitang ito mga idol. At dito nga parang ambasador na itong si Naoya Inoue. Hindi lang parang kundi ambasador talaga mga idol. Imagine mo, talagang personal na pinuntahan daw itong si Naoya Inoue sa bansang Japan para papermahin ng kontrata, na kumbaga kung may event nga doon ay pupunta si Naoya Inoue. Ayon sa ating mga pinagkakatiwalang source mga idol, ito na daw ang umpisa na kung saan mga idol, kapag matapos ang laban ni Naoya Inoue dito sa IBF mga idol, kumbaga sa kanyang pagdepensa dito kay Sam Goodman, mayroon daw pag-asa na aakit na daw ito sa 126 o featherweight division mga idol. At dito nga mga idol, napareak itong si Cuadrolas Casemiro. Go monster daw ayon kay Cuadrolas Casemiro mga idol, na kung saan alam naman natin mga idol na itong si Casemiro ay talagang gustong gusto na makalaban itong si Naoya Inoue. Kaya daw ay ginalingan noong nakarang October 3 si taong kasalukuyan mga idol doon nga sa bansang Japan, na kung saan ay dyan talaga sa baluarte ni Naoya Inoue ang monster ng Japan mga idol, na kung baga isang round lamang ang Mexicano na tinaguri ang the best sa all chances mga idol. At dito nga, alam naman natin mga idol na itong mga Japanese fans ni Naoya Inoue mga idol ay talagang ang sinisigaw ay itong si Cuadrolas Casemiro versus Inoue daw talaga mga idol. Grabe ang sigaw at talagang gustong gusto na makalaban ni Naoya Inoue itong si Casemiro. Pero mga idol, nung nakarang October 3 si taong kasalukuyan, nung nakita nila mga idol kahit under rehydration clause itong si Casemiro, one round lang itong si Saul Sanchez, at nakita nila na kung gaano pala ito kahalimaw ang ating pambato na si Casemiro. Kaya mga idol, instead na magsabi sila na kalabanin itong si Casemiro ni Naoya Inoue, ang sabi nila huwag na daw labanan si Casemiro dahil hindi daw nakuha ang timbang ng 122. Na kumbaga mga idol, ayon sa ating mga pinagkatiwalang source at lalong-lalo sa ating mga boxing fans, mukhang nag-iba ang ngiip ng hangin nung nakita nila na TKO si Saul Davis Sanchez mga idol dyan nga sa baluarte ni Naoya Inoue. Na kumbaga, hindi na daw dapat kalabanin si Casemiro, kay overweight na daw ito. Pero mga idol, hindi daw yan ang dahilan kundi natakot daw ang mga boxing fans o mga fans ni Naoya Inoue dahil nga napakalupit ang ginawa ni Casemiro. Pero ngayon mga idol, nabuhayan na naman ang loob o dugo ang ating mga boxing fans o mga Casemiro fans sapagkat pumirma na nga ng kontrata itong Naoya Inoue mga idol. Kung aakit na daw ito sa featherweight next year mga idol, baka daw matuloy na ang laban ni Casemiro at Naoya Inoue. Dahil sa ating mga balita mga idol, gusto daw ni Casemiro na aakyat ito ng featherweight at abangan daw itong si Naoya Inoue. Well mga idol, maraming sasabi na yan ang talaga ang magandang gagawin ni Casemiro. Abangan na lang daw itong hapon na ito. Dahil dito daw sa 122 ay baka na ay hindi na kalalabanin itong si Akhmad Aliyev mga idol sa WBA na number 1. Kaya mga idol, tuwang-tuwa po ang mga boxing fans ngayon, lalong-lalo na ang ating mga Casemiro fans, na matutuloy na talaga ang lalaban daw nito ni Casemiro at Naoya Inoue. Ayun nga sa ating mga boxing fans ay talaga mas gusto daw nila na mapalaban itong si Casemiro at Naoya Inoue para malaman kung sino ba talaga ang monster sa dalawa. Dito nga mga idol, ngayon sa ating mga pinagkakatiwalang source mga idol, dalawa lang ang promoter daw ang nagparamdam ni Cuadrolas Casemiro. At malalaking promoter daw ito mga idol, kaya huwag daw mag-alala ang ating mga boxing fans o mga Casemiro fans
Dahil sigurado daw na talagang matutuwa daw tayo sa ibibabalita ng Casimero team, mga idol. Kayo mga idol, ano masasabi niyo dito? Matuloy na kaya ang laban ni Casimero at nauwi anyway sa bansang Saudi? I-comment mo na sa baba, mga idol, para ating pag-usapan. Sa kabilang banda, mga idol, etong si Carl James Martin, mga idol, ay talagang nanatan at kinukul out ni Pilipos ni Tuomba, mga idol, na kung saan ay kakapanalo lang dito kay Ogoni ng Japan. Na kung saan, mga idol, sabi nga dito na itong si Carl James Martin ay hindi daw talaga uubra sa kanya. Na kung saan ay mas magaling pa daw itong si Ogoni kaysa kay Carl James Martin, mga idol. At dito nga, halos lahat ng mga boxing fans, mga idol, o mga talagang gustong mapalaban itong si Martin dito kay Pilipos ni Tuomba para malaman daw kung sino nga ba ang mas malakas sa kanyang dalawa. Kay Pilipos ni Tuomba, mga idol, ipapagapangin daw itong si Carl James Martin. Kayo mga idol, ano masasabi niyo dito? Kakayanin kaya ni Martin itong si Pilipos ni Tuomba? Na alam naman natin, mga idol, na talagang malupit din ito na kung saan ay pinatumba talaga itong si Ogoni. I-commento muna sa baba, mga idol, para ating pag-usapan. Maraming salamat.